So ayan, welcome back mga katropa. Ngayon assembly natin yung ano, top overhaul natin mga katropa. Ayan, share-share lang natin mga katropa para so yan mga tropa, lilinisin muna natin yung tread bolt, yung tread nila dito mga tropa, kasi minsan yung tread kahit madumi pa pinapasok na nila yung bolt, cylinder head bolt, tinotork na nila o rinihigpitan nila kahit madumi pa yung tread dito sa block. So pwede panggalingan ng pagkatapos ginawa, nagkakaroon ng bubble na kino-complain nila mga katropa. So kasi hindi fit yung pagkakatorque nila, meron singaw mga katropa, kasi nga marumi yung loob, hindi masyadong nahihigpitan na maigi mga katropa. So ngayon sa paglilinis naman, ginagamitan ko siya ng WD-40, binababad ko yan mga katropa. Yan, inisprayan ko ng WD-40 tapos saka natin hahanginan yan. Hanginan natin yan mga katropa. Ganyan ako binis ng cylinder head na ano ng bolt mga katropa. Sa labas o pagka nag sideline tayo, mahirap tayo maglinis ng mga thread. Pero dapat talaga malinis yung nilalapatan ng cylinder head bolt. Kasi pag madumi yan at inilagay natin yung cylinder head bolt and then tinorque natin, hindi pa rin siya fit mga katropa. Kasi nga merong pumipigil na dumi dun sa loob ng thread. Kaya kung minsan magtataka tayo bakit mayroon pang bubble sa radiator, ang tagal mawala, means pwedeng maging dahilan yung hindi pagkapit ng cylinder head bolt dun sa thread niya hanggang loob. Titigas na siya pero akala nyo okay na yung torque, pero hindi pa pala, kasi nga tumigas lang siya dahil dun sa duminong loob nung ano ng thread. Yun yung isang dahilan kung bakit nagkakaroon ng bubble na maliliit or matagal mawala yung bubble, dahil merong lumalabas na pressure, may singaw, kung ganun may singaw siya, ganun. Kaya dapat pinapakalinis natin. Ayan yung pinaka ano nyan eh, yung pinaka nagpipit sa cylinder head tsaka sa block, sa gasket, yung cylinder head bolt. So ngayon may mga tama nga eh mga katropa, maliliit na tama lang, ayan o, may mga gasgas yung maliliit sa block, ayan o. So yung gagawin natin dito, yung gasket nya isprayan natin ng copper spray,
Sa ano, sir? Sa kutsing po ako, sa kutsing, sir. Gagamitan natin ng Cooper spray yung ano, yung gasket para ma-shield yung mga maliliit na uka-uka na yan, oh. Yan. Yan. Lagi niyo tatandaan. First na siya nagagawin nyo, lilinisin nyo yung tread. Yan yung pinaka-importante dyan, mga katropa. Para ma-secure natin yung pagkapit ng cylinder head sa ano, sa block at mapit, ma-shield nyo ng gusto. So ngayon, meron nga ako rito. Ito yung exhaust gasket niya, mga katropa. Ito yung sinasabi ko na kapag uminit na, numinipis yung gasket na ganyan. Pag tinork nyo siya ngayon, mga ilang buwan lang or isang taon, luluwag na yung tornilyo ng exhaust natin. So, ibig sabihin, nasunog ito. Kaya hindi magandang gamitin para sa exhaust yung ganito. Lumuluwag. So, ibabalik ko yung luma, mga katropa. Ito yung original na gasket ng exhaust manifold plate. Yan. Ito kahit uminit, kahit masunog, siguradong fit pa rin. So hindi ko gagamitin yung bago, gagamitin ko ulit yung luma. Yan. So ngayon malinis na. Meron tayong Cooper spray. Gagamitin natin sa gasket. Ito yung pang-spray natin. Kasi nga meron siyang uka-uka na maliliit. So, hindi rin ako ano kapag hindi natin in-sprayan. Mas maganda yung meron ganito kapag lumang ano na, engine. So, ito yung gasket niya, metal plate. Makakabili kayo ng gasket na ano, na hindi metal plates. Pero ganito, hindi magandang gamitin yun, mga katropa. Pag tinork nyo, numinipis. Tapos pag uminit, ninipis pan lalo. So magkakaroon ng leaking sa paligid ng block nyo, between ng head tsaka block. Magkakaroon siya ng leak. Kaya hindi magandang gamitin yung parang asbestos. So, lagi ako nagpapahanap ng ano, kahit OEM, basta metal plate yung gasket nya. So ganyan yung position yan. Yan. So i-sprayan ko muna, mga katropa. So nag-prepare na ako rito, i-sprayan ko lang. I-sprayan ko muna.
Ito na mga katropa, naging gold na yung gasket dyan. So lalagyan na natin. So ayan, nakalagay na yung gasket. So susunod natin yung cylinder head. Kaso medyo mabigat yung cylinder head nito mga katropa eh. Yan siya oh. Yan oh. Kasama na yung intake. Yan. Medyo mabigat eh. So tatry kong i-salpak na mag-isa. Mabigat. Yeah. Sana makuha ng isang salpakan. Yun. Woo. Damn. Kahit basa, kahit tuyo, okay lang yan, sir. Walang problema dyan. Lalagyan natin ng konti lang is yung thread para hindi naglalak. Kasi pag hindi natin nilagyan ng langis, kapag tinork natin yan, naglalak na yung ano, naglalak na yung thread, naglalak. So hindi natin ma-torque na maayos. Sarawak, 10 taon sir. 10 years. 10 years plus. Almost 13 years, 12 years. Ini macam. Uy. So, kaya dapat nilalagyan natin langis. Ilulubricate natin. Hyundai Elantra 1.8. So yun, nakalagay na yung ano natin. So ngayon i-ano natin, ipipit muna natin. Dahan-dahan lang, fit lang. So, dalawang klase yung allen niya, isang allen 8 at isang allen 10. So, itutok natin ng baka na ay adjust sa ano yan sir, na i-reset sa may CVT niya, sa may pulley. Kagaya ng Mazda, pwede rin mag-retard yung timing, pero na i-adjust. Thank you.
Kagaya nung in-overall kong isa, hindi ko pa nga napapaandar eh. Hindi ko alam kung retard ba yun, ano, pero i-adjust na lang yun. So ito talk natin, lalagyan natin ng Newton meter. Lagyan natin ng 40. Medyo mababa. Lagyan natin ng extension. So 40 lang, 40. Double check lang natin. Yung torque nito sa NM, nilagyan ko siya ng 40. Susunod natin ng dalawang 90 degree. Sunod natin yan. Salamat, salamat sa taga Bukid nun. Layo ah, Bukid nun ah. So yan, tapos na tayo sa gamit ng torque wrench. So gagamitan naman natin ngayon ng power handle para sa dalawang 90 degree. So yung magiging torque niya bali 180 degree. Ano siya eh, 90 degree hanggang 95 degree. So ipa-plot na lang natin ng 90 degree. Total di naman sakto yung pagka-torque na 90 degree. May lalagpas naman, okay lang yun. Kukuha tayo ng center dito. Dito tayo mag-umpisa. Ngayon ang sinabi ko mga katropa, laging malinis yung tread natin para pag tinork natin fit, para hindi natin pag-isipan yung bakit nag bubble, may bula-bula pa rin. Yes sir, pwede na yan, 40, 90 plus 90. Ngayon, 90% yan sir, hindi naman degree yan ha. Pero okay na yan sir. So yan, hindi tayo gagamit ng torque wrench pagka 90 degree, power handle lang. Never mind, okay lang yan sir. Baka nga sir. So unahin muna natin sa 90 degree, kasi medyo
Medyo mabigat na. So yun, nakaisa na tayo ng 90 degree. Sa ano ako, sir? Sa Tagapampanga ako, sir, pero sa Makati nakatira kasi yung mga anak ko eh. So, isang 90 degree pa. Wow. Medyo mabigat na. Yun. Sipa. Yan. Tama, sir. Kasi wala naman marking yung bilog na ganyan. So, pag pinihit ko siya, hindi ko alam kung saan siya hihinto. Kaya ako nilagyan ng marking. So, pag nilagyan ko ng marking dito, pag pinihit ko siya, hihinto siya rito. 90 degree. Sa 1/4. So, pag inikot ko uli siya rito, magiging kalahati. Tama, tama si sir. Kalahati nga. 180 degree. Pag pinagsama mo yung 90 tsaka 90. Siguro mga nasa ano to, sir. Nasa 70-80. Ganyan. Pero hindi kasi ako nagtatantya, sir eh. Hindi ko tinatantya. Saka wala akong yung masusukat mo siya kapag mayroon yung ano digital or yung may dial. Hindi kasi ako nasanay sa mga tantyahan, sir eh. Sumusunod ako talaga sa ano. Manual. Paano kung walang manual? Eh di wag na natin gawin yung sasakyan, sir. Kung huhulaan ko lang din naman yung torque, tatantyahin ko, sir. Mahirap. Kasi pag nagka-problema, iisipin mo yung problema. Doon sa ginawa mo. Yung para sa akin naman, kung susunod tayo sa specs, gawin natin sa specs, tapos pag nagka-problema, ibang usapan na yun. Hindi na tayo mag ano, bakit nagbabol. Ibig sabihin, pag nagbabol pa to, uminit, papalitan ko na ng cylinder head to, sir. Kasi okay naman yung torque ko, specs, galing ng manual. Galing ng machine shop to. Machine shop yung nag-setting. Tsaka ito. Yan. Hindi naman siya SLA. Piso-piso siya eh. Yung piso-piso parang Toyota. Machine shop yung nag-set niyan. Nag-adjust. May marking pa nga sila. Yan o. Oh.
May mga markpa yung machine shop. Sakto-sakto lang yung 180 degrees. Sobra pa nga. 36.3 lang yung torque nito eh. Sa una. So, ginawa ko lang 40. Ito kayo, Hyundai Elantra 1.8. So, okay na yung torque natin. Kakabit natin ngayon yung camshaft. Umiinit na, nandito kasi sa labas eh. So ito yung chain natin. So ito yung camshaft. Yeah. So may timing. Tinimingin ng machine shop oh. Machine shop na yung nag-timing yan, hindi ako. Kasi marami tayong kaibigan na machine shop. Yung machine shop doon, maraming Pilipino na nag-work. Sila yung gumagawa. Kaya pag nagpapadala ako doon, malinis. So ayan, oh, tinimingan nila. Oh. Okay. Wala sir, nandito po ako sa Malaysia. Overheat sir, overheat. Ito yung nilagay ko sa live video ko nung nakaraan na pumutok yung radiator. So, yung ginawa mo na first step, palit radiator, palit ng pan, tapos test drive, nag-change oil na. So, ganun pa rin. Ang lakas ng ano sa dito, sa radiator. Ang lakas ng bulwak. So, hindi kinaya dun sa ano, first step nila. So, tatiming na natin. Di na mahirapan. Meron ng timing. Tinimingin na ng machine shop eh. Mahirapan pa ba tayo yan? Hindi na. Ito lang naman timing yan eh. Oh. Oh. Pantay ba? Ikita nyo ba? Hindi kasi makita masyado eh. Yan. Pantay, di ba? Okay. So, siyempre, lalagyan natin ng langis. So, kailangan lalagyan natin siya ng honey para maganda yung andar. So yun, honey lang katapat nya. Hyundai Elantra Idol 1.8 Hyundai. So yan, may timing naman no? Tinimingan na ng machine shop. So ikakabit na lang natin ng ganyan. So, yung mga cup sa mga baguhan, meron namang marking yan, hindi tayo maliligaw. Kalagay E1, E2, I1, I2, kaya hindi tayo maliligaw. Dito, exhaust side, dun yung intake side. Thank you.
Init na rito. Grabe. Oo, wala labis, walang kulang eh sir. Hindi pwedeng may labis to. Kulang pwede. Kulang pwede tayo, pero labis. Sobra, hindi pwede. Kailangan sakto. Ayan, gaya na sinabi ko mga katropa, linisin lang natin maigi yung thread ng ano, bolt. So sa pagtutorque naman itong camshaft, hanggang 12 lang newton meter yung mga bolt nya, 12 newton meter lang. Huwag tayong sosobra kasi malolost thread. Aluminium kasi to, tapos titirahin ng metal, so malolost thread yung thread ng aluminium. Laban na. Hyundai Elantra 1.8 gasolina. Bakit nakangat dito? So yung kailangan sisigurado na rin nakapit mga tropa bago natin higpitan. Huwag natin titirahin ng hindi nakapit yan. Baka iba yung maging resulta, mabasa. Diba? Kailangan dahan-dahan lang para yan yung munang wala sa timing, mamaya nyo na i-timing. Hanapin nyo kung saan lalapat. Ito yung timing niya.
Simpleng-simple lang naman mga idol. Ito pag may lumabas na bubble ito. Bago yung thermostat, bago yung pipe, bago yung mga hose. Thermostat housing, bago. Thermostat, bago. Pag ito nagbubble, ewan ko lang. Papalitan ko ito ng cylinder head. So yan, ganyan lang mga tropa. Easy easy lang. Naim Ambolo sa Malaysia po sir. Nakikitrabaho tayo rito sir. Siguro din natin fit. So, laban na. Ayos na. Diba? Siya mag-isa nag-fit. Oo, oh, siyempre. Kailangan naman. Or pahanapin ko sila ng talagang original. Pa-orderan ko ng original na gasket. O, hindi naman kasi original yung gasket nito. OEM lang eh. Pero pwede naman gamitin. Pero nagkabit naman ako ng OEM na ganong gasket. Okay naman siya. Pero palagay ko wala namang problema, hindi ito magbabubble kasi nga nakatork tayo, na sumunod tayo sa ano, sumunod tayo sa specs. Kaya wala akong iisipin na iba kapag ito nagbubble, tapos sumunod ako sa specs, tapos nagbubble, ibang usapan na yun. Oo, dalawa. Sa dito, sa front, saka dito sa rear. Yan, ito. Kasi, pag hindi ka nakatiming dito, hindi siya aandar yung pinaka intake valve niya. Ayan. So ngayon nakapit na lahat, ikutin natin. Move lang natin ng ganyan, hindi natin ikutin, move lang natin ng ganyan. Ayan. So tatiming natin ito kasi, yung timing niya nandito yan, oh. So yung timing niyan. So yung cam lobe niya, yung number 1 nakapa ano doon, nakapa ganyan, tsaka dito. Yung number 4 dito. Ayun. Sa 4 cylinder madali lang naman ano yung ano niyan. Yung cam lobe. Tsaka ba't tayo titingin sa cam lobe, meron naman timing dito. Basta pag-aralan niyo yung timing sa dito sa harap. Tsaka kung may timing sa likod, yun yung pag-aralan niyo. Sa cam lobe pwede rin kasi yung cam lobe, pagtingin sa cam lobe, mga old ano yun eh. Old style dati nung unang-unang ano pa sa cam lobe. Kasi yung mga mahahabang truck, 'di ba? Mahahabang truck 'yan eh. Yung mga 6 cylinder, 8 cylinder, 'yun 'yun. Pero pag dito 4 cylinder lang. Madali lang naman pagtingin ng cam lobe. Pero mas madali pag yung timing yung tinignan mo. So, itutok natin yung camshaft. Napunta tayo sa customer, ah. Hindi naman lahat. Huwag niyo lalahatin, mga katropa. Siguro nakatiyempo ka lang. Uy, Agusan del Sur, Charleston Chavez Teres, shout out sa iyo tropa. Kumusta na yung mga yung mga trabaho mo diyan na nababakapan natin?
lalagyan lang natin ng 12. Oh, yung ano dyan, isulat nyo, baka maka-encounter kayo para hindi na kayo magtatanong. Yung talagang torque nito ay 36.6 Newton meter per plus 90 to 95 degree, dalawa. So, ipa-plot mo na lang sa 90 degree, dalawang 90 degree, tsaka isang 36.6, medyo mahirap. So, plot mo ng 40. Di ba? 40, dalawang 90. So, okay na yun. 1.8. I-take note nyo kasi minsan yung mga nagbibigay ng ano dyan, yung mga nagbibigay ng torque nila, take note nyo, wala namang mawawala, eh, lalo na baguhan ka. I-take note mo lang, malay mo pagdating ng panahon, ma-encounter mo. Hindi ka na magtatanong. Yung mga crankshaft cup, camshaft, o crankshaft cup, to connect rod cup, o yung mga torque. Yung ibang gustong ano, tinitake note nyo para naiipon. So, once na naka-encounter kayo, hindi na kayo maghahagilap. So, maibibigay nyo sa ginagawa nyo yung ano, limawa, top overhaul, maibibigay nyo ng tamang torque. Huwag yung tantiameter. Mahirap yung tantiameter, mga katropa. Tulad nyan, mayroon nagtatantiameter. Tapos, pagkatapos in-overhaul, bumubula yung sa may reservoir tank, sa radiator, may bula-bula. Ano kayang problema, sir? Nagpalit na ako ng cylinder head gasket. Ganun pa rin. O, di ba? Kaso yung torque ko, sir, hindi ko alam kung yung ba yung torque nun. O, di ba? Mga ganun ba? Walang ma-open, ha, sir. Mga sir, sinasabi ko lang. So, tatork natin ng 12. Ha? Bilis ha. 12 na agad. Tata, yun pa lang. Oh. Yun. Tork mo natin, baka malost thread. Yan. Yan. Yan, 12 lang, Newton meter. Kasi hindi pwedeng mag-overtorque to kasi aluminum, tapos yung pinakaano ng camshaft bakal kakainin niya. So baka hindi makapasok yun lang is hindi malubricate. So masusunog lang, kakapit, maninikit. So pwede siyang umingay kapag umaandar na. May rest ba ng 5 minutes yan, sir, para mag pressure ng ano, sir? Baka malito ako, sir, eh. Wait lang, ha. Ah, madali lang yan, sir. Kapag ka talagang napag-aralan mo na yan, hindi ka na mahirapan. Sa ngayon, medyo mahirap pa para sa'yo. Kaya focus lang. Nood-nood. Mga ano, basa-basa. Mapapag-aralan mo rin yan. Ma-encounter mo yan. Nakita mo, pagka marunong ka na, madali na para sa'yo yan. Wala naman nag-umpisa sa madali lahat, sir. Paghihirapan mo muna yan. Kailangan maghirap muna. Hindi yung kagad-agad na gagawa ka ng sasakyan, babanata mo kagad ng mataas na labor. O pagkatapos nun, nadala yung customer, hindi ka natatawagin ulit. Wala na. Hanap ka na naman ng panibagong prospect. Huwag lang ma-open, mga sir. Huwag masyadong mataas yung ano natin para magkaroon tayo ng maraming customer. Kasi yung mga customer na pumapasok sa group, naghahanap yan ng murang gawaan, murang gagawaan, quality gawa. Matutuwa yung mga yan. Ibabalita kayo sa kapitbahay, sa kaibigan. So, sasabihin nyo, si ano, magaling yun. Mura pang maningil. Doon tayo pagawa. So, ang dami mo ng customer, sir. Pipila. Uy, John Reyes, eh, Judilia. Shout out sa'yo, sir.
from Maynila. Oy, shout out sa iyo, Sir Jun Reyes. Wait lang. Double check lang natin. Baka welcome sir, anytime. Mag-message lang kapag mayroong concern. Huwag niyo kakalimutan yung channel ko mga sir, The Mechanic TV channel. Subscribe lang po. Marami pa po tayong troubleshooting na i-upload, makakatulong sa inyo balang araw mga sir, lalong-lalo na sa mga baguhan. Sinishare ko lahat ng magagamit nyo sir. Hindi ako gumagawa ng hindi nyo papakinabangan sir. Mga video na kailangan matuto at mapakinabangan para maraming matuto, maraming makinabang. So ayan, tapos na tayo. Last, final. Top overall. Overheat siya sir, overheat. So ngayon lang kasi natapos at umulan kasi kaninang umaga. Dapat ito yung gagawin ko kaninang umaga, umulan. Eh nasa open area kasi kaya hindi ko nagawa agad. So kaya ngayon ko ginawa. Uminit naman. Nayupak na yan o. Puno kasi sa loob. Hindi kasi ako naglalagay sa lifter kapag mga top overall na ganito. Kasi matagal. Ano sa lifter, tetengga sa lifter, syempre walang gagamitin lifter. So kung saan maluwag, doon ko pinaparking, doon ko tinitira. Kawawa naman yung mga nagsiservice kung hihiga sila. So kailangan doon sa hindi sila may istorbo. So yan, suabe yan. So hindi natin pwedeng ikutin ng isang tutukod. So testing lang natin ng ganito. So yan, timing na. Kakabit na lang yung timing belt nyan. Tapos, kukompletuhin. So ito nga, kaya nasabi ko mga katropa, ito yung bago. Yan, ang pangit oh. Ito yung sinabi kong numinipis, nagkakaroon ng singaw. Pagkakatagalan, nasusunog. So kaya hindi ko ikakabit yung bago na to. Kakabit ko itong luma. Ito yung original na plate. Gasket, exhaust. Yan lang yung trabaho natin muna ngayon. Naikabit na lang din naman natin yung head. So naitorque na natin. Okay naman yung timing mga katropa. Hindi naman ako mali sa timing no. Okay naman yung timing yan. Okay yung timing yan. Meron kasing dot dito yan, makikita nyo. Hindi naman kayo maliligaw. So ito yung posisyon nyan, ganyan yan. Dito sa side dito yan. Tsaka yung cam lobe nya nakaano naman sa dito sa intake, kaya hindi mali yung timing yan. So aandar yan. Pag hindi umandar yan, magre-resign na lang tayo. So yun lang yun. Ibig sabihin laos na, diba? Pag laos na, wag nang gagawa. So okay na, papakita ko ng timing sa inyo sir ha? So yun yung timing sa atin sa likod yan. Ayan yung isa. So yan. Tapos yung sa harap niya, ito na, mainit kasi doon, ito. May butas siya nakatapat dito yan sa pinakalamat niya, meron lamat dito yan, ayan, hindi lang kasi makita yan. So ayan mga katropa, nakita niyo yung timing dito sa likod nga pala, tsaka dito ngayon. Si-share ko na lang din yung sa harap para ano. So ayan. Ito nga, ayan, medyo nakasira yan. Yung dowel pin laging nasa taas yan mga katropa. Tandaan nyo, dowel pin. Lagi nasa taas yan pag sa camshaft. Wala yun sir Carte, ano lang yun, matagal na kasing hindi nagbubuhat sir, kaya nagwa warm up. So ito yung sa ilalim,
Hindi ko na muna ikakabit yung timing belt. Ang init kasi dito mga katropa eh. So si-share ko na lang yung timing. Ayan, makikita nyo. So yun. Nakita nyo yung guhit na yun na ano. Tapos nakaano rito, meron siyang pinakadot. Ayan. Pinakadot dito. So ilawan natin. Ayan. Ayan. So yung pinakadot. Ayan. Nakatapat dun sa pinaka-line na yun. Kung makikita nyo yung line na yun, yan. Nakatapat dito. Ayan. Yan yung timing niya sa crankshaft. Pag naka number 1. So, so nag-overheat. So ayan, bago nga yung ano. Bago yung thermostat housing, pinalitan ko 'yan. Kinalawang na kasi sa kanya, tsaka mga hose. Para sigurado na. Yung thermostat bago rin 'yan. Sa loob. Para hindi ko na pag-isipan pagka nagkaroon pa ng ano sa radiator, bumulwak pa yung tubig. So hindi ko na siya pag-iisipan. Yun yung ano sa atin, kaya dapat sa mga nagta-top overhaul dyan, sinisigurado nyo. Siyempre, pag-usapan top overhaul lang tayo. Sigurado nyo yung tread nung head bolt nyo, malinis. Kung pwedeng pakintabin sa loob, pakintabin nyo, sir. Yun yung isang dahilan ng cause ng nagkakaroon ng singaw. Hindi pit. Akala nyo, nung pagka-truck nyo, pit na, pero hindi pa pala pit. Pag uminit yun, mag-i-expand. So kaya nagkakaroon ng bulwak yung sa radiator reservoir tank nyo or dito sa ano, dito sa radiator cap. Pag tinanggal nyo yung cap, yan, ingat po sa inyo sir. Share ko lang po yung mga dapat nating gawin kapag top overhaul, kung tama ba yung sinasabi ko o mali, nasa sa inyo na yun sir. Basta ako sinishare ko lang yung mga ginagawa ko, kung anong ginagawa ko sa isang top overhaul. Baka mayroong gustong, kasi mayroon tayong kanya-kanyang style sa paggawa. So yun, sineshare ko lang yung style ko sir. Basta ako nililinis ko maigi yung thread ng head bolt. Kailangan malinis na malinis yun. Tsaka yung thread ng head bolt, kung pwedeng linisin, pakinisin. Gamitan nyo ng ano, ng brushin nyo ng steel brush yung thread, para walang sabit kapag inilagay natin sa block, tsaka malinis yung thread dun. So yun, ganun lang yung install ko. Kahit na anong gawin ko, overhaul, mapa sa overhaul naman yung main bearing cap bolt, yun yung isa sa sinisecure ko. Lahat ng bolt ng ano, yung mga tinotork na bolt, yun yung mga nililinis ko na thread, yung mga tinotork yan, yung mga simple, yung mga maliliit na ganyan, hindi na kailangan yan. Yung pinaka main ano lang, head bolt, crankshaft bolt, connecting rod bolt, yan. Yan yung mga sinisecure ko na bolt, yung mga tinotork ko. Lalo na yung mga panloob na bolt. Yan. Yan, salamat din sa iyo RB Goson Navales. Salamat din sir sa pag-view, yan. Sana nakakatulong sa inyo sa mga lalong-lalo na sa mga beginners diyan. Sana makatulong sa mga mag-uumpisa pa lang. Sinasabi ko sa inyo yung totoong ano, na-encounter ko rito, tsaka totoong ginagawa ko sa araw-araw na sa dami ng makinang hinahawakan natin. Magmula nung tayo nagumpisang makarating dito sa ano. Kumbaga, pag nakarating ka rito, wala kasing hihingian ng tulong. Pag nagtrabaho ka sa malayo, kaya sariling ano mo lang, sariling diskarte mo lang. Kaya dapat pag aalis ka, madiskarte ka na. Para pagdating mo sa pupuntahan mo, makikita ka ng boss mo, kaya mong magtrabaho mag-isa, hindi ka papauwiin. Kasi pag nagdumating ka dun, wala kang alam, papauwiin ka lang eh. Papauwiin ka lang nila. Oh, shoutout, Angel James Privado. Oh, ganda ng ano, Privado. Ayan, shoutout sa'yo. Ayan, sir. Yes, ayan. Salamat din sa pag-view, sir. Sana makatulong sa inyo minsan pag gumagawa tayo ng ano. Yun lang, pinaka point ko na ano sir, pagka top overhaul, pinaka main point ko yung mga thread. Yan lang yung pinaka ano dyan sir, lalong lalo na especially dun sa cylinder head bolt thread sa block. Yun yung pakalinisan nyo sir. Minsan maraming dumiyan sa ilalim, nakaribaba. Yes sir Louis, welcome back sa'yo. Yun, oh sir, dyan ka pala sir, dyan nakikinig ka wala. Oh sir Louis, Kapampangan po, taga Pampanga po, Bisatech Globe Company. Oh. Okay, ingat mga sir. Yan. Maraming salamat po sa
Ayan, maraming maraming salamat sa pag-view ng live. Ayan, sana makatulong sa mga, lalo na sa mga baguhan. So, ayan, huwag nyo kakalimutan sa mga ibang hindi pa nakapag-subscribe sa akin channel. Huwag nyo kakalimutan yung akin channel, mga sir. The Mechanic TV channel, pa-support lang po. Maraming maraming salamat po. Ayan, mga idol. Tatapusin ko na dito yung video para makapag-ayos-ayos na at malapit na yung uwian. So, ayan, mga sir. Maraming maraming salamat, ha. Ulitin natin, mga sir. Stay safe. God bless.